Hello po Kuya Chris. Magandang araw po sa inyo at sa mga listeners na palaging nakasubaybay sa inyong channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rufino. Nakatira po ako sa isang probinsya rito sa Bicol. 55 anyos na sa ngayon at may asawa at anak na. Nangyari po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo noong taong 1988. Dito lang din sa aming probinsya sa Bicol. 21 anyos pa lang ako nang mangyari ang mga kaganapang hindi ko makakalimutan. Sa naaalala ko, isang araw noon ay pumunta ako sa kapitbahay namin para bumili ng biik. Pero hindi na pala ito binebenta sa kadahilan ng papalakihin nila ito. Kaya sinabihan ako ng kapitbahay namin na subukan ko raw kina Berto kasi nag-aalaga raw ito ng mga baboy at baka may mga biik din. Sa araw ding iyon ay pumunta ako sa bahay nila. Wala naman silang aso kaya tumuloy na lang ako sa kanila. Nakita kong nakasarado ang kanilang pintuan kaya naisip ko noon na baka umalis sila. Kaya naglibot-libot ako para hanapin ang kulungan ng kanilang mga alagang baboy. Pero una kong nakita ang kanilang bodega. Habang papalapit ako rito, ay may naaamoy akong nakakasulasok na amoy. Para itong patay na daga o nabubulok na laman. Kaya naman mabilis akong umalis at nagtungo sa likuran ng bodega. Doon ko rin nakita ang kulungan ng baboy. Nakatayo lang ako noon nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Asawa pala ito ni Berto at nakakunot ang noo at masama itong nakatingin sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Aling Juana. Itong si Aling Juana ay nasa 40 pataas na ang edad niya at medyo weirdo rin kung magsalita. Tsaka habang kausap ko siya noon, ay hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Sinabi ko sa kanya na gusto kong bilhin ang mga biik niya, pero hindi raw niya ito binebenta. Kaya umalis na lang ako, at sa huling pagkakataon ay muli kong nilingon ang kanilang bahay. Ngunit nakita ko si Aling Juana na nanlilisik ang mga mata. Nagmadali ako nung umuwi sa bahay dahil sa naramdaman kong takot. Sa sumunod na araw noon Kuya Chris, ay mas lalo akong nagtaka kasi halos araw-araw may dalang mga lamang loob itong si Berto. Napapaisip ako kung saan kaya niya ito nakuha kasi kung sahod lang ang pagbabasehan ay hindi ito sapat para pambili ng ganun karaming mga lamang loob. Bago ko po makalimutan, ay isa nga po palang embalsamador ang trabaho nitong si Berto. Hindi naman sa nag-iisip ako ng masama. Sadyang na-curious lang ako sa bagay na yon. Ayon din sa kakilala kong kasamahan ni Berto sa punerarya, palagi raw dinuguan ang ulam nito at hindi rin daw niya ito nakitang bumili o nag-ulam ng gulay. Pero binaliwala lang daw niya iyon dahil may babuyan at manukan naman sila Berto. Hindi talaga ako mapakali noon Kuya Chris. Kaya naisipan kong manmanan ang kilos ng mag-asawa. Ito na nga po. Pagdarating ko sa kanilang bahay, ay dumiretso ako sa likuran at doon nagtago. Sumilip ako sa siwang at nakita ko si Aling Juana na nagluluto sa kanilang kusina. Habang pinagmamasdan ko siya, ay laking gulat ko dahil bigla itong lumingon sa aking direksyon at ngumiti ng nakakaloko. Pagkatapos nun, mas lalo pang kumabog ang aking dibdib nang makita kong papalapit siya sa dingding kung saan ako nakasilip. Labis akong nagtaka nun kung bakit niya alam na nandun ako. Tsaka sinabi rin niyang may naaamoy daw siyang sariwang dugo at natatakam daw siyang tikman ito. Bago pa siya muling tumalikod ay sinabi pa niyang sa susunod na araw na lang daw niya ito kakatayin.
Tapos ay bigla na lang siyang humalakhak. Dahil sa labis na takot at kaba, ay nagmamadali akong umuwi sa bahay. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang ginawa ko noon dahil ayokong mag-alala siya sa akin. Pero dahil nga sa narinig ko kay Aling Juana, mas lalo lang akong nanghinala sa kanila. Para bang hindi sila ordinaryong mga tao. Sa sumunod na araw, ay si Berto naman ang sinundan ko sa kanyang pag-uwi. Pero sa pagkakataong ito, ay todo ingat ako. Malakas talaga kasi ang kutob ko nun na may lihim ang mag-asawa. May daladalang plastic noon si Berto at ang laman nito ay mga lamang loob. Todo ingat ako sa paghakbang para hindi niya malaman na may sumusunod sa kanya. Pakubli-kubli ako sa mga kahoy para lang hindi niya ako makita. Pero habang tumatagal, para bang nahalata na niyang sinusundan ko siya. Pagkatapos nun ay nagulat na lang ako dahil bigla siyang lumingon. Mabuti na lang at mabilis akong nakadapa sa malagong damuhan. Dahil kung hindi, ay baka nakita niya ako. Matagal-tagal din akong nakadapa sa damuhan bago muling naglakad si Berto patungo sa kanila. Ilang minutong lakaran ay nakita ko ang bahay nila. Nakapasok na rin si Berto sa loob at dinig kong sinabi nito sa asawa niya na may sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay sinabi pa nitong sabik na raw silang makakain ng sariwang laman at makainom ng dugo. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay nagtawanan ang dalawa. Pagkatapos nagsalita naman si Aling Juana at sinabing hindi na raw nila pa uuwi ng taong sumusunod kay Berto, bagkus ay idadagdag daw ito sa kanilang hapunan. At alam daw nila kung saan ito nagtatago. Nang marinig ko ang lahat ng iyon, ay sobra akong kinabahan at nakaramdam ng takot. Alam ko kasi nang time na iyon na ako ang pinariringgan nila. Kaya naman tahimik akong umalis at nagkunwaring wala akong nalalaman tungkol sa mag-asawa. Pero bago pa man ako umalis, ay narinig ko ang sinabi ng lalaki na mas mabuti pa raw kung aalis na ako at huwag nang babalik sa teritoryo nila. Baka magbago pa ang kanilang isipan at gawin nila akong hapunan. At saka trespassing din daw ang ginawa ko. Kung papatayin daw niya ako ng sandaling iyon ay magagawa niya dahil lupa niya iyon. At huwag din daw akong magkakamaling ikalat ang mga nalaman ko dahil babalikan daw niya ako. Kaya naman tumakbo ako noon nang hindi lumilingon. Labis ang takot na nararamdaman ko ng time na iyon. At nasabi ko rin sa sarili ko na hindi ko na ulit gagawin pa ang ginawa ko. Buong araw ay wala akong ganang kumain. Hindi kasi mawala-wala sa isipan ko ang tagpong yon. Kinabukasan ay namatay ang albularyo naming kapitbahay, dala na rin sa katandaan at sabi ng anak nitong si Rito, ipapabalsama raw nila ito at iuuwi rin pagkatapos. At ang naatasang bumalsamar sa namatay nun ay si Berto. Kaya naisipan kong ibunyag ang aking nasaksihan at nalaman tungkol kina Berto at Aling Juana. Pero may hinala na pala itong si Rito na may kakaiba kay Berto. May plano rin pala si Rito, Kuya Chris, kung bakit si Berto ang gusto nitong magbalsama sa kanyang tatay upang mabuko ang mga gawaing matagal na nitong itinatago. Pumasok kami sa loob ng morgue noon at doon nga nakita namin si Berto na kinuha ang mga lamang loob at palihim na isinilid ito sa plastic. Galit ang rumihistro sa mukha ni Rito dahil sa kahayupang ginawa nito sa kanyang tatay. Nang makita nitong papalapit kami sa kanya, ay dali-daling tumakas si Berto. Tumakbo ito sa exit door sa likurang bahagi ng morgue, dala ang mga lamang loob.
hinabol namin noon si Berto. Pero hindi na namin ito nakita pa, maliban na lang doon sa isang pusang itim na pumasok sa loob ng kakahuyan. Ang nasa isipan ko noon, baka umuwi ito sa kanilang bahay para ipaalam sa kanyang asawa ang nangyari at maaari ring nagplano na ang mga itong tumakas. Kaya naman pinuntahan naming dalawa ni Rito ang bahay ng mag-asawa. Pero wala nang tao pa roon. Pero ang nakapagbaligtad ng aming sikmura ay ang dugo na nagkalat sa loob ng kanilang bahay. Tingin ko ay bago pa lang ito. Amoy bulok na bangkay din ang amoy ng bahay nila. Sobrang nakakadiri talagang tingnan na kung sino man ang papasok doon ay hindi talaga kakayanin. Pati sa bodega ay tiningnan din namin ito. Nang buksan namin iyon ay tumambad sa aming harapan ang mga drum na may mga lamang loob at napakasangsang ng amoy. Napasuka ulit ako dahil hindi ko nakayanan ang amoy ng nabubulok na laman. Nang hindi namin sila makita, ay bumalik kami sa morgue at ipinaalam sa mga otoridad ang tungkol sa mga pangyayari at sa bahay ni Berto. Sila mismo ang nakakita na wala ng mga lamang loob ang iba pang mga bangkay na naroon. Nang malaman ito ng may-ari ng morgue, ay kaagad nila itong inaksyonan. Tumulong na rin sa paghahanap ang mga pulis, pero katulad namin ay nabigulang sila sa paghahanap. Ang kaganapang iyon ay mabilis na kumalat sa buong baryo. At doon na naglabasan ng mga chismis na ang mag-asawa raw ay mga aswang. Tsaka nalaman din namin na medyo bago pa lang daw sila sa probinsya namin. Marami ang nagpasalamat dahil nahinto na ang kahayupang ginagawa ng mag-asawa. May sabi-sabi rin na baka may kinalaman ng mga ito sa pagkawala at pagkamatay ng mga hayop sa baryo. Makalipas ang ilang buwan, mula nang tumakas ang mag-asawa, ay bumalik na sa dati ang lahat. Binuksan na rin ulit ang punerarya at kinuha ako ng may-ari bilang tagabantay ng punerarya nila. Naging gwardiya ako sa nasabing punerarya. Kahit ilang buwan na akong nagtatrabaho dito, ay hindi pa rin maalis ang takot na namumutawi sa aking dibdib sa tuwing papasok ako sa loob ng punerarya. Naaalala ko lagi ang mga lamang loob na kinukubkob ni Mang Berto doon sa loob. Tuwing maaalala ko ito, ay talagang kinikilabutan pa rin ako, Kuya Chris. Ngunit kalaunan ay nakasanayan ko na at hindi na pinansin pa ang mga bagay na yun. Ngunit hindi ko po talaga malilimutan ang karanasang ito na minsang nakatagpo ako ng mga totoong aswang dito sa baryo sa Bicol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako si Rufino, ang inyong kaistorya. Magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Donita, laking probinsya sa probinsya ng Masbate. Pero sa ngayon po ay dito na kami sa Cavite nakatira, kasama ang aking tatlong anak at asawa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol ito sa pinsan kong babae. Nangyari po ang kahindik-hindik na pangyayaring yon noong nag-aaral pa lang kami sa elementarya. Pero dahil sa kakulangan ng pera, hindi na kami nakapag-aral ng high school. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Elma. Hindi po niya tunay na pangalan. Si Elma ang isa sa may pinakamagandang mukha sa aming baryo. Sa edad na 15 anyos, masasabi mong maganda na ang korte ng kanyang katawan. Perpekto ang mukha na talaga namang bumagay ito sa matangos niyang ilong.
Minsan nga, di ko mapigilang magselos sa kanya dahil yung crush ko po ay sa kanya nagkagusto. Pero dahil pinsan ko siya, nagpaubayan na lang ako. Matanda rin ako sa kanya ng 1 taon at sa amin na rin siya nakatira. Siya rin lagi ang isinasalang sa kandidata sa tuwing may piyesta sa amin o sa ibang barangay. Maliit lang po ang aming baryo, pero sagana sa mga pananim gaya ng palay, prutas, mais at iba pa. Masayahin si Elma. Siya yung tipong babae na kahit walang katatawanan ay gagawa siya ng paraan upang mapatawa ang mga kasamahan. Halos din lahat ng kababaihan sa lugar namin ay naiinggit sa kanya at isa na rito si Lorena. Si Lorena ang ubod-tanging kontrabida sa buhay ni Elma. Ayaw kasi niyang malamangan, kaya naman lahat gagawin niya, mahila lamang pababa ang aking pinsan. Pero sa halip na patulan, iniiwasan na lamang siya ni Elma. Hanggang sa sumabit ang piyesta sa aming barangay. As usual, si Elma na naman ang kinuhang kandidata. Dahil dito, umusok na naman ang ilong ni Lorena sa galit. Pero pinagkibit-balikat lamang iyon ni Elma. Anya, sanay na siya sa kamalditahan ni Lorena. Nakaalalay lang ako sa pinsan ko ng mga panahong yon. Hindi lang kasi pinsan ng turingan namin, kundi magkaibigan na rin. Siya lang ang kaklose ko sa aking mga pinsan. Yung iba kasi, dumayo na rin sa ibang lugar para mamasukan bilang kasambahay, kahit maliit naman ang sahod. Maraming dumayo na mga kababaihan mula pa sa iba't ibang barangay. Magaganda rin ang ibang contestant at isa sa nakaagaw ng aking pansin ang babaeng si Nora. Kapansin-pansin ang ganda ng kanyang katawan. Morena, pero makinis ang balat. Napansin ko rin na titig si Nora kay Elma. Hindi ko mabasa ang laman ng isip niya, pero kakaiba ang tinging ipinukol niya sa pinsan ko. Malagkit at pailalim siya kung tumingin. Gayunpaman, pinagkibit-balikat ko na lamang ang bagay na yon. Bago nagsimula ang programa, napansin kong tila tahimik si Elma. Wala na rin yung mga banat niya na talaga namang mapapatawa ka. Matamlay siya na parabang may dinaramdam na sakit. Nilapitan ko pa siya para tanungin kung maayos lang ba siya. Pero tanging tango lang ang naging tugon niya sa akin. Hanggang sa nagsimula na ang pagtawag sa kanilang pangalan. Naunang naglakad ang iba. Sumunod si Elma. Sa likuran niya ay si Nora. Masama ang tingin niya sa pinsan ko. Kitang-kita ko yon dahil malapit lang ako sa kanila. Hindi ako nagpahalatang napapansin ko siya. Pero bigla akong napalunok nang tinitigan niya ako sa mga mata ko. Kakaiba ang mga mata niya. Parang maaakit ka sa bawat titig niya. Nagiwas ako ng tingin at nagkunwaring hindi ko siya nakita. Pero sa gilid ng mga mata ko, kitang-kita ko ang pagkibot ng kanyang mga labi. Sunod-sunod ang palakpakan sa entablado, pag-akyat pa lang ni Elma. Pero natigilan sila nang sumunod si Nora. Lahat ng mga mata nila ay sa kanya nakatutok. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Elma ng mga panahong yon. Lalo na nung magsigawan na ang mga tao na siyang isinisigaw ay ang pangalan ni Nora. Hindi pa rin halos kumibo si Elma. Matamlay ang mga ngiti niya na ipinagtaka ng mga taong nasa paligid. Lalong-lalo na ang aming mga kabaryo. Makalipas ang tanungan portion, hanggang sa idineklarang kandidata si Elma dahil mas maganda ang kanyang sagot. Tahimik pa rin si Elma hanggang sa natapos ang paligsahan. Niyaya ko na lamang siyang umuwi dahil madaling araw na rin naman.
kailangan pa naming umakyat sa bukid kinabukasan upang manguha ng panggatong. Isang linggo simula nang matapos ang piyesta sa amin, napapansin ko ang biglaang pagbabago sa katawan ni Elma. Pumayat siya pero namamaga ang mukha niya. Dahil dito, sinubukan namin siyang dalhin sa bayan upang magamot sa pinakamalapit na center. Pero walang sign na may sakit siya. Habang tumatagal, ay lalong lumalaki ang pamamaga sa mukha niya. Maging sa leeg at bandang dibdib niya ay meron na ring pamamaga. Nahabag na kami sa kalagayan niya, lalo pa at namimilipit siya sa sobrang sakit. Pakiramdam ko, ako yung nasa sitwasyon ng pinsan ko. Nasasaktan ako sa sinapit niya. Sobrang laki ng pinagbago ng katawan ni Elma. Nangayayat ang katawan pero ang mukha at leeg at dibdib ay namamaga. Sa mga panahong yun, hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Awang-awa ako sa aking pinsan. Pero wala akong magawa dahil hindi ko alam kung napaano siya. Hanggang isang araw, may nagpunta sa bahay namin na nakatira sa kabilang baryo. Maganda ang babae at medyo may kahawig siya na isa sa mga sumaling kandidata noong piyesta sa amin. Hindi ko lang maalala kung sino sa kanila. Nagkataong kaarawan yon ng isa sa mga kapatid ko. May sadya raw ang ginang sa mama ko. Nang makita niya si Elma, ay nanghilakbot siya. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway hanggang sa unti-unting umiiling. Nabanggit niya ng gabing yon ang tungkol sa nangyari sa anak niyang lalaki. Ayon sa kanya, kinulam daw ang anak niya dahil sa inggit at selos. Halos kapareho lang sa nangyari sa pinsan ko. Habulin daw kasi ito ng mga babae, kaya halos lahat ng kalalakihan sa barangay nila ay galit na galit sa anak niya. Napaisip ako sa sinabing iyon ni Aling Marta. Yun ang pangalan ng ginang. Sinabi niya kay mama ang address kung saan matatagpuan ang manggagamot. Bago siya umalis, nag-iwan pa siya ng lana sa mama ko. Ipahid daw ito sa mukha ni Elma o kahit saang parte kung saan may sugat. Sinunod ni mama ang bilin ni Aling Marta. Pero kahit anong pahid pa ang ginawa ni mama, hindi pa rin nababawasan ang pamamaga ng mukha ni Elma. Sa halip ay lalo itong dumarami. Lumobo na rin ang paa ni Elma na siyang ikinabahala namin. Ang masaklap pa, may amoy na rin ang sugat niya sa may kamay at braso. Habang tumatagal ay lalong dumarami ang pasa at pamamaga sa bawat parte ng katawan ni Elma. Hindi na namin alam ang gagawin sa kanya, lalo pa at sobrang payat na niya. Hanggang isang umaga, nagising na lamang ako sa malakas niyang sigaw. Dali-dali akong bumangon upang alamin kung napaano siya. Subalit ganun na lamang ang takot na rumehistro sa aking mukha nang makita ko ang iba't ibang insekto sa kanyang mukha, braso at saang parte man ng katawan niya. Malalaki at gumagalaw pa ang mga ito. Mayroong uod, langaw, salagubang, surot, ipis at iba pa. Yung iba ay hindi ko na alam kung anong klaseng insekto ang dumapo sa kanya. Nagahalong awa at pandidiri ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko mapigilang mandiri dahil sa nakakasukan niyang itsura. Pero mas nanaig pa rin sa puso ko ang awa. Malayong malayo na siya sa dati. Nanghihina at lupaypay na animoy parang nanlalantang gulay. Isama pa na may lumabas na parang tubig at nana na siyang nilalabasan ng mga insekto. Dahil doon, nagpa siya na kaming dalhin siya sa manggagamot na sinasabi ni Aling Marta. Doon namin nalaman na kinulam si Elma.
kinulam umano siya ng mga taong galit at inggit sa kanya. Nabuo sa isip ko ang kaisa-isang taong galit at inggit na inggit sa kanya. Si Lorena. Halos isumpa na nga niya ang pinsan ko dahil sa malaking inggit niya rito. Matapos gamutin ng manggagamot si Elma, ay unti-unti nang bumuti ang kalagayan niya. Hinayaan na rin namin si Lorena. Hindi na lamang namin siya kinumpronta. Kahit wala kaming ebidensya, malinaw na siya ang may pakananon sa pinsan ko. Makaraan ng ilang araw at buwan, sa tulong ng magaling na manggagamot na si Tandang Karding, ay tuluyan nang gumaling si Elma. Hanggang isang araw, nabalitaan ko na lang na nagkasakit din si Lorena. Kung ano yung dinanas ni Elma, ay mas malala pa ang sinapit niya. Halos ikamatay niya ito. Ayon kay Mama, sumuka pa raw siya ng dugo na may kasamang mga insekto. Hindi rin daw matukoy ng mga magulang niya kung anong nangyari sa kanya. Dahil sa awa ay pinili pa rin tulungan ni Mama si Lorena. Sinabi ni Mama sa mga magulang ni Lorena ang manggagamot na siyang tumulong kay Elma. Walang sinayang na oras ang mga magulang ni Lorena. Kagad siyang dinala kay Tandang Karding upang malapatan ng mabisang gamot. Sinamahan namin sila ni Mama para makasigurong doon sila pupunta. Halos hindi kami makapaniwala nang sabihin ni Tandang Karding ang dahilan kung bakit ganoon ang sinapit niya. Kinulam siya at gaya ni Elma, malaki rin daw ang inggit ng taong yon sa kanya. Nang mga panahong yon, hindi ko alam ang aking iisipin kung bakit nagawa ng taong yon ang ganoong klaseng kasamaan. Nahihiya rin akong tumingin kay Lorena dahil napagbintangan pa namin siya. Akala namin siya ang nagpakulam sa pinsan ko. Pero nagkamali pala kami. Dahil maging siya man ay biktima rin ng kulam. Nang panahong yon, umasa kaming malalaman namin ang kasagutan sa aming mga katanungan. Hanggang sa muling nagbalik si Aling Marta. Sa pagkakataong yon, may kasama na siya. Panayang paglunok ko ng laway nang muli kong masilayan ang magandang babaeng nakatunggali ni Elma sa kandidata na si Nora. Anak pala siya ni Aling Marta. Biglang sumagi sa isip ko ang masamang tingin ni Nora kay Elma. Pero hindi ako nagpadalos-dalos dahil minsan na akong nagkamali ng hinala. Kaya binura ko na lang sa aking isipan ang pangyayaring iyon. Subalit isang araw, nabalitaan namin kay Aling Marta na nagkasakit umano ang anak niyang si Nora. Doon din namin nalaman na si Nora pala ang nagpakulam sa pinsan ko at kay Lorena. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pati si Lorena ay kinulam din ni Nora. Sinabi sa akin ni Lorena na minsan na daw niyang nakalaban sa paligsahan si Nora at natalo niya ito dahil mali ang sagot nito sa question and answer. Napahiya raw si Nora dahil pinagtawanan ng mga manonood. Marahil isa yon sa dahilan kung bakit ganun na lang ito gumante. Inamin sa amin ni Aling Marta na mangkukulam daw ang kanyang biyanan. Wala raw itong pinipiling tao basta maabutan ng pera. Kahit apo o kamag-anak pa ay tatablahin nito. Ganon kasamang mangkukulam ang kanyang biyanan na babae. Ang hindi ko alam kung bakit galit na galit si Nora sa pinsan ko, gayong wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Naisip ko na lang na baka dahil natalo siya ni Elma, kaya pinakulam niya ito. Pero sa kasamaang palad, ay hindi nakaligtas si Nora sa kamay ng kanyang lola. Pinatay siya mismo ng kanyang lola nang dahil lang sa pera.
Ayon sa mama niya, pinapatay siya ng kanyang sarili nilang kamag-anak dahil din sa selos. Ang pangyayaring yun, Kuya Chris, magpahanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin sa aking isipan na kung saan ay masamang magtanim ng galit, inggit at selos sa katawan dahil hindi natin alam kung ano ang kalalabasan. Sabi nga ng iba, kung ano ang iyong itinanim ay siya rin ang iyong aanihin. Hanggang dito na lang po. Ako po si Donita, ang inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel. Ako po si Lucretia, 16 na taong gulang, nakatira sa isa sa pinakaliblib na lugar sa probinsya ng Negros Oriental. Itong aking ibabahagi na kwento ay totoong karanasan ng aking tito na itago na lamang natin sa pangalan na Dominador. Pero sa kasamaang palad ay namayapa na siya dahil sa kanyang karamdaman sa edad na 42 anyos. Kaya ko po ito ipinadala at isinulat ay upang malaman ng inyong tagapakinig na totoo ang kasabihan na hindi lamang tayong mga tao ang namumuhay dito sa mundong ibabaw, kung hindi pati ang mga kilalang nilalang na para sa atin ay nag-e-exist sila katulad ng tikbalang, tiyanak, aswang, multo at iba pa. Minsan kasi ay naikwento ito ni inay na pinsan ni Tito sa amin, kaya hanggang ngayon ay bawat detalye ng kanyang paglalahad ay naaalala ko pa. Nasa 32 anyos pa lamang si Tito Dominador ay habulin ito ng mga kababaihan. Sino ba naman ang hindi magiging habulin? May lahi kasi silang Espanyol mula sa kanununuan nila, kaya makikita mo sa wangis niya ang dugong Espanyol. May kaya sa buhay ang kanyang pamilya. Lahat ng nanaisin niya ay mapapasa kanya nang walang kahirap-hirap. At dito sa lugar namin ay nakilala niya si Elizabeth. Pareho sila ng estado sa buhay dahil anak mayaman din ito. Halos ang daming manliligaw sa kanya. Anak ng alkalde, anak ng don at donya, anak ng pinakamayamang negosyante sa buong Pilipinas at iba pa. Sa lahat ng kanyang manliligaw, ay si Tito lamang ang nakakuha ng matamis na oo ni Tita Elizabeth. Nagkapalagayan ang loob hanggang sa magdesisyon sila na magpakasal sa simbahan. Noong ikinasal siya sa kanyang napangasawa na si Tita Elizabeth, ay masasabi mong parang isang fairy tale dahil napakagarbo ang palamuti mula sa simbahan patungo sa reception kung saan doon gaganapin ang salo-salo. Ganon kaubod ng yaman ang pamilya ni Tito Dominador. Ang daming dumalo sa kanyang kasal, kasama na doon si inay. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Biniyayaan sila ng isang napakagandang batang babae at pinangalanan nila itong Luz Biminda. Pero sa kasawiang palad, habang iniluluwal iyo ni Tita Elizabeth, ay namatay silang pareho. Halos gumuho ang mundo ni Tito ng mga oras ding iyon. Ayon sa doktor na nagpaanak kay Tita, ay hindi nakayanan ng dalawa sa kadahilanan na matagal na palang inilihim niya dito kay Tito ang kanyang sakit sa puso. Napailing na lamang siya sa kanyang nalaman. Nilapitan niya ang walang buhay niyang mag-ina at niyakap ito habang umiiyak at isinisisi pa niya sa Panginoon ang sinapit ng dalawa. Maya-maya ay tumayo ito at saka umalis nang pinigilan siya ni inay. Saan ka pupunta, Dominador? Wika niya dito. Wala ka ng pakialam, Maxima. Turan niya dito habang pilit niyang kumawala mula sa pagkakahigpit ng pagkakahawak ni inay sa kanyang kamay.
Habang naglalakad ito sa kung saan man siya dalhin ang kanyang mga paa, ay biglang nadaanan niya ang munting kapilya ng ospital. Bago pa siya pumasok sa loob, may nakita siyang hindi naman kalakihan na bato at kinuha niya ito ng isa-isa. Binitbit niya iyon papasok sa loob at nagmumura sa harapan ng crucifix ng Panginoon habang nakakuyom iyong kaliwa niyang kamay. Pinagbabato niya iyon hanggang sa magkabitak-bitak ang imahe ng crucifix ng Panginoon. Anong saysay mo kung hindi mo bubuhayin ang mag-ina ko? Patuloy pa rin ito sa pagbato habang umiiyak at kinalaunan ay lumuhod sa harapan at patawa-tawa. Doon sa loob ng kwarto ng ospital kung saan nandun pa ang bangkay nila Tita Elizabeth at yung sanggol na si Luz Biminda at tinakpan ng puting tela, isang staff ng hospital ang habol-hininga ang nagwika habang ito ay pawis na pawis. May lalaking nagwawala doon sa loob ng munting kapilya, Dok. Pinagbabato niya ang crucifix ng Panginoon. Wika niya sa doktor habang hapu-hapu niya ang kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni inay at nung kamag-anak namin. Hindi siya nagkakamali. Si Tito Dominador yun. Walang ano-ano. Kasama ang doktor ay tumakbo sila sa direksyon papunta sa may munting kapilya. Naabutan nila itong pinagbababato ang imahe ng crucifix ng Panginoon habang umiiyak at tumatawa ng malakas. Agad siyang pinigilan ng mga doktor at staff. Pinakalma muna nila yon. Nung kumalma na siya, tsaka na siya kinausap ni inay ng masinsinan. Dominador, alam kong masakit pa rin sa iyo ang pagkawala ng iyong mag-ina. Pero wag mo naman sanang sisihin ang Panginoon sa nangyayari ngayon. Alam kong may rason ang lahat. Sabi niya dito, habang nakaupo silang dalawa sa may loob ng munting kapilya at niyakap niya ito. Pasensya ka na sa aking nagawa, Maxima. Hindi ko lang mapigilan ang aking sama ng loob. Umiiyak ito habang kinakausap si inay. Pinatahan niya ito. Nung mabuti na ang kanyang kalagayan, bumalik na sila sa loob ng kwarto kung saan nandun pa rin ang walang buhay niyang mag-ina. Kinausap niya ang doktor kung maaari ba niyang maiuwi ang bangkay ng kanyang mag-ina. Sagot naman ng doktor ay pwede naman, basta lang lagdaan niya yung papel na naglalaman na kailangan nilang magbayad upang tuluyan na silang makaalis sa ospital. Pagkatapos niyang basahin ang mga nakasulat doon sa may papel, ay walang pag-aalinlangan niya itong nilagdaan. Nang matapos niyang malagdaan yon, agad inutusan ng doktor yung isa pang staff ng hospital na tawagin yung mag-eembalsamo ng patay. Kinuha nila yung bangkay ng mag-ina, inilagay sa may bed stretcher at hinila nila palabas ng kwarto. Habang sila inay naman at Dominador at ang kamag-anak nito ay nakasunod lamang. Tahimik lamang ang mga itong nakasunod. Kalungkutan ang namumuo sa kanila. Nang madaanan nila ulit ang kapilya, pinakiusapan ni Tito si inay na mauna sila at susunod na lamang ito. Bumuntong hininga muna ito at saka pumasok sa loob. Nang nasa loob na siya, napaluhod ito habang nagdadasal papunta sa harapan ng crucifix ng Panginoon at humingi siya ng tawad. Panginoon ko, patawarin mo ako sa kalapastanganan na aking nagawa. Isinisik ko sa iyo ang pagkawala ng aking mag-ina. Patawarin mo po ako, Panginoon. Lumuluhod ito habang nagdarasal at umiiyak. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, habang ito'y nagdarasal, ay nagpahinga muna ito saglit. Pinahid ang kanyang mga luha at saka umalis na ito at pumunta na sa morgue. Pagkarating niya doon, natapos na ang embalsamador sa pag-iimbalsamo niya doon sa mag-ina.
Tinawagan lang nila yung punerarya upang doon nila tapusin ang hindi pa nila natapos. Maya-maya ay dumating na yung staff ng punerarya. Kinuha yung bangkay ng mag-ina habang hinihila nila ang bed stretcher papalabas ng ospital. Agad silang sumunod at sumakay doon sa lumang sasakyan. Habang nasa loob sila, hindi nila mapigilan ang pag-iyak, lalo na si Tito na sobrang nagulat pa sa nangyari. Pagkarating nila doon sa bahay, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng kanyang pamilya. Nagsibaba silang lahat. Maaaninag mo sa kanilang mukha ang sobrang kalungkutan. Inilabas na ng mga taga-punerarya ang dalawang kabaong. Isa-isa nila iyong ipinasok sa loob ng bahay. At nang maayos na nila ang lahat, tsaka na sila umalis. Isang nakabibinging gabi ang nadarama ng lahat. Pinagsabihan na si Tito ng kanyang mga magulang na magpahinga na. Pero ayaw pa niya dahil hindi pa siya inaantok. Nagsitulog na ang lahat, maliban kay Tito na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na wala na talaga ang kanyang mag-ina. Sinamahan siya ni inay. Hanggang sa inabutan na sila ng umaga, ni Antok ay hindi niya naramdaman. Nakatulala lamang ito sa harapan ng dalawang kabaong. Nag-alala na ang kanyang mga magulang sa sasapitin ng kanilang anak. Kinamayan nila si inay at pinagsabihan na kung maaari bang pakiusapan nila yon. Agad naman niya yung ginawa. Nung una ayaw itong pumayag, pero kinalaunan dahil na rin sa nakukulitan na siya kay inay ay pumayag na ito. Tumayo na ito at naglakad papunta sa kanyang kwarto at nagpahinga. Unang araw ng burol, halos mapuno na ang kanilang bahay nang dahil sa maraming tao ang dumalo ng gabing yon. Napamahal na sa kanila si Elizabeth dahil na rin sa kabutihang loob nito. Yayayain sana nila itong lumabas si Tito, pero agad naman iyong tumatanggi. Kahit naman sino ata, kapag nawalan ng mahal sa buhay, ay hindi nila iyon matatanggap ng buong buo. Naiintindihan nila ang sinapit ni Tito. Ikalawang araw ng burol, ganun pa rin ang kaganapan. Niayaw lumabas ni Tito upang sana'y tingnan niya sa mga huling sandali ang kanyang mag-ina. Hinahatiran na lamang nila iyon ng pagkain doon sa kwarto. Niligo nga ay hindi na niya nagawa. Sa halip, pinupunasan na lang ng kanyang ina ng malinis na bimpo ang katawan ni Tito at binibihisan ng malinis na damit at shorts. Ayon sa kanyang ina, sa tuwing dadalaw siya sa kwarto ng kanyang anak, nakatulala lamang ito sa kawalan at walang humpay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naawa na siya sa sinapit ng kanyang anak. Kahit anong paalala niya dito ay baliwala na lamang. Sa ikatlo, ikaapat, ikalima, anim, pito, walo at siyam na araw ng burol doon sa kanyang mag-ina, wala pa rin pagbabago. Mas lalong dumami pa ang dumalo. Ang daming nagtatanong kung nasaan ba si Tito. Bakit ayaw niyang lumabas at iba pa? Pinaliwanag naman ang kanyang mga magulang kung bakit ayaw niyang lumabas at naiintindihan naman nila yon. Alauna imedya ng tanghali, ikasyam na araw ng burol. Iahatid na nila sa simbahan ng mga kabaong ng mag-ina ni Tito upang bigyan ng basbas ng pari. Inutusan ng kanyang mga magulang ni Tito si inay na katukin yung pinto. Agad iyon pumunta at kinatok niya iyon ng maraming beses, pero ang tanging sagot lamang niya ay ayaw kong sumama, kayo na lang. Kaya wala nang nagawa si inay. Sa halip, bumalik iyon sa kanyang mga magulang at sinabi ang mga katagang binitawan ng kanilang anak.
Ayon kay inay, makikita mo daw sa ekspresyon ng kanilang muka ang awa at lungkot. Inihatid na nila iyon sa simbahan. Binigyan ng basbas ng pare at saka inihatid sa huling hantungan. Pagkatapos ng mailibing ang mag-ina, agad na silang umuwi sa kani-kanilang bahay. Makalipas ang tinatawag nilang 40 araw, bumalik na sa dati si Tito. Tanggap na niya ang pangyayari. Masigla na ito kagaya ng dati. Habang nasa palengke ito, bumibili ng kinakailangan sa pagluluto. May bumangga sa kanya. Natapon ang kanyang mga pinamili. Agad na sana niya yung mumurahin nang magulat siya sa kung sino ang bumangga sa kanya. Si Victoria pala yun, ang kababata niya. Napahiya pa nga ito nang nakita niya si Tito. Humingi siya ng tawad. Agad niya iyong pinatawad. Mga ilang buwan ang nakakalipas. Nagkapalagayan na sila ng loob. Inalok ni Tito si Victoria ng kasal at pumayag naman ito. Wala namang humahadlang sa kanilang pagmamahalan. 4 araw ang nakakalipas, ikinasal na si Tito sa 2nd pagkakataon. At nabiyayaan ng supling, isa iyong napakalusog na batang lalaki. Pagkatapos ng maisilang ng 2nd asawa ni Tito ang kanilang anak, ay agad silang nagdesisyon na pabasbasan sa pare ang kanilang anak. Isang masigarbong binyagang naganap. Nagkaroon ng kasiyahan doon sa kanilang mansyon. Parang fiesta nga ang nagaganap. Nang isa sa mga katulong ang lumapit sa mag-asawa at sinabing hindi makakapunta yung magluluto sa kanilang mga putahe. Nadismaya silang pareho hanggang sa may nagboluntaryo sa kanila at lumapit. Ayon sa pagkadeskripsyon ni inay, hindi naman katandaan yung babae. Sa halip ay magkasing edad sila. Nagboluntaryo itong siya na daw ang magluluto. Kilala daw siya dito sa amin na isang tagapagluto kapag may binyagan ang magaganap. Wala na silang pagpipilian ng mga oras na yon. Agad naman silang pumayag. Basta ang sa kanila lamang ay maluto ang lahat ng mga putahing nakahilera sa mga lamesa. Nang may napansin si Tito doon sa babae, buhaghag ang kanyang buhok kapag kinakausap mo naman ay hindi makatingin ito ng diretso. Binaliwala naman yun ni Tito at saka bumalik na sa kanyang bagong asawa habang hele-hele nito ang kanilang anak na lalaki. Nang matapos na sa pagluluto ang babae, babayaran sana niya iyon. Pero agad naman yung umalis at walang lingon-lingon. Tumalikod ito at umalis agad. Napakamot na lang si Tito sa kanyang ulo. Maya-maya, isang sigaw ang pumukaw sa kanilang atensyon at dali-daling bumalik sa loob si Tito. Isang matandang babae ang nagwawala at sinabi ang mga katagang ito. Huwag niyo yung kakainin! Baka mahawa pa kayo ng pagiging aswang, kahit patakan pa niyong lahat ng kalamansi yan. Sabi nito habang sumisigaw. Para matigil na sa kakasigaw yung matandang babae, agad nila yung ginawa at isa-isa nilang pinatakan niyo ng kalamansi. Halos magulat silang lahat. Lahat ng putahing niluto ng babae, bumula at nakita yung totoong anyo ng mga ito. Karne ito ng tao. Balikat, daliri at paa ang bumungad sa kanila. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nagalit ng sobra si Tito. Nagtatanong-tanong siya sa lahat lalo na sa kanilang mga katulong kung bakit ganoon ang nangyari. Ayon sa isa sa kanilang katulong, may nagligpit ng mga karne doon sa loob ng kusina bago pa ang binyag ng kanilang anak. May nakakita doon sa babae
na siya daw ang nagpalit. Halos mabaliw na si Tito sa kanyang narinig. Pero nagpapasalamat pa din siya, kung hindi dahil sa matandang babae na nagsisisigaw doon sa loob ng kanilang mansyon, ay baka nahawa na silang lahat sa pagiging aswang. Magpahanggang ngayon ay tumatak sa aming isipan ang mga sinabi ni Inay sa amin. Kaya ang aking mga payo sa mga taong nakarinig nito ay huwag basta-bastang maniniwala sa bago niyong kakilala, hanggat maaari ay kilatisin ito. Dahil baka magaya kayo sa kapanahunan ni Tito na muntikan na silang mahawa sa pagiging aswang dahil sa naniwala sila agad doon sa babae na nagsasabing tagaluto siya sa binyagan. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Lucrecia, ang inyong kaistorya, at maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi. Thank you.
Thank you.